Panginoon ay purin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Father. Isama natin sa pagdiriwang na ito ang lahat ng ating mga intensyon, ang intensyon para sa ating buong pamilya, ang adhikain ng ating puso, ang ating pinapangarap, at ang lahat ng mga intensyon na nais ipahatid para sa katuparan ng mga ito. Isama rin natin ang pag-alaala sa lahat ng mga may sakit na way patuloy silang bigyan ng Diyos ng biyaya ng paggaling at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong magpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihayag ng kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa kaluwalhatiang kalagayan ng mga anak ng Diyos.
Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos. Ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hihintayin natin ng buong tiyaga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyari kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsisiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila. Anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan niya ang mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na, mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Tumayo po tayo. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kaniyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito.
Sinabi pa ni Jesus, "Saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, anupat umalsa ang buong masa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Kapag ikaw ay pupunta sa isang lugar at hindi mo alam anong paraan ang iyong gagawin. Nung unang panahon, ang lagi nating itinatanong ay, ano ang landmark? Di po ba, no? Para hindi ka maligaw, ano ang landmark? Yeah. Ngayon, hindi na tinatanong ang landmark. I-Google mo. Ganun na, no? Advance na ngayon ang panahon. Ganun pa man, kapag ipupunta ka sa isang lugar na hindi mo alam, dadaan ka dun sa proseso ng paghahanap. Parang simplihan natin. Gusto kong pumunta halimbawa ng luneta. Sa isip mo, luneta, pero dadaan ka sa iba't ibang kanto bago ka makarating sa pupuntahan mo. Mas simplihan pa natin. Gusto kong mag-abroad. Marami nangangarap mag-abroad. Hindi naman masama para sa ikabubuti at ikagiginhawa ng pamilya. Gusto kong mag-abroad. Eh gusto mo mag-abroad, alas 11 ng umaga, tulog ka pa. I mean, wala kang ginagawa. Nasa isip mo lang ang mag-abroad, pero wala kang ginagawa. Ibig sabihin, hindi ka makakarating dun sa pangarap na gusto mo dahil wala kang ginagawa. Tama po? Gusto kong makapasa sa exam. Pero hindi ka nag-aaral. Ibig sabihin, hindi pwede na sabihin mo yung bagay na gusto mo, pero wala kang pamamaraan na ginagawa para marating mo yung isang bagay. Katulad ng ating ebanghelyo ngayon, nagsalita si Jesus ang ating poong Nazareno tungkol sa paghahari ng Diyos. Gusto nating lahat na mapunta at makasama ng Diyos sa kaniyang kaharian. Tama po, pero hindi dapat ito nasa isip lamang. Dapat meron tayong gagawin para tayo'y makasama doon. Kaya nga nagbigay siya ng dalawang talinhaga kung ano ba ang kaharian ng Diyos. Katulad ng butil ng mustasa, katulad ng lebadura, mula sa maliit, ito ay lalaki upang makita ang tunay na kapangyarihan ng salita ng Diyos. At ang butil na ito ay ang butil ng pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa atin upang magamit natin at magbunga kung ano yung butil na yan. Ang pananampalatayang ibinigay sa atin ay dapat maging kapakipakinabang sa iba. Kung papaanong ang butil ng mustasa ay naging punong kahoy at doon namungad ang mga ibon, ibig sabihin, nagbunga na ang pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa atin. Makakasama lamang tayo ng kaharian ng makapangyarihang Diyos pag nagbunga
ang pananampalatayang iyan. Dadaan tayo ngayon sa proseso ng paglago dahil hindi lamang ang buhay ay isang pitik na pwede lamang mangyari na parang magic in a bottle. Hindi po. Dadaan tayo sa proseso upang tayo ay lumago at makasama ng Diyos sa kaniyang kaharian. Paano na yung pananampalatayang meron tayo? Dapat ito ay lumalago na dahil sayang ang butil na yan na ibinigay ng Diyos sa atin. Meron tayong gagawin, meron tayong part, meron tayong cooperation para tayo ay makarating sa kaniyang kaharian. At kung ang Diyos ay nagsalita tungkol sa paghahari niya, ito ay tunay at totoo. Tunay na mayroong kaharian ng Diyos. At ito yung aking pagsusubikapan para ako'y makasama niya hanggang dun sa dulo ng aking buhay. Kaya nga kahit tayo'y nahihirapan, kahit tayo may mga challenges, kahit tayo may mayroong pinagdadaanan, nagpupunyagi tayo, kumakapit tayo, yumayakap tayo sa Diyos dahil alam nating hindi tayo iiwan at ang Diyos na ito ay patuloy na yayakap dahil ikaw ay patuloy din na lumalapit sa Kanya. Hindi dapat manatili ang pananampalatayang bansot. Kailangang ito ay lumalago at napapakinabangan ng iba. Nasaan na ang antas ng aking pananampalataya na katulad ng butil ng mustasa? Anong antas na ang aking inilalakbay? Nakakikitaan na ba ako ng bunga upang makita naman ng iba na ganun pala ang pagsunod sa Diyos? Magbubunga at papakinabangan ng iba. Kung papaanong si Jesus, ang ating poong Nazareno, ay pumili ng 12 at ang 12 ito na binigyan ng butil ng pananampalataya ay nagsakripisyo at namatay para sa Diyos, lumago ang simbahan. At ang simbahang ito ay nagmula sa butil ng mustasa na itinanim ng unang alagad upang tayo ngayon ang makinabang at tayo ngayon ang magbunga upang sa susunod na henerasyon sila naman ang mag-ani ng pananampalatayang unti-unting ating isinasabuhay. Kaya sa paglago ng pananampalatayang bigay ng Diyos, atin palaging tatandaan na nakaugat sa pag-ibig, sa awa, ang lahat ng ito. At kung ito ay nakaugat sa ganitong bagay, ito rin ang ating isasabuhay, ito rin ang ating dadamhin, ito rin ang ating ibabahagi. Sapagkat para makapunta ka doon sa pupuntahan mo, doon sa gusto mong mangyari, kailangan nating magpagod at magpagal, magtrabaho at magunat ng katawan, hindi lamang nabubuhay sa isip. Kung hindi gagalaw at dadalhin ang pananampalatayang iyan sa araw-araw ng ating buhay. Gusto mong kumain ng masarap na kanin? Magsaing ka. Gusto mong kumain ng masarap na paksiw? Magluto ka. Gusto mo ng kaligtasan ng kaharian ng Diyos? Tanggapin mo ang misyon ng Diyos na ibinibigay sa iyo
Ngayon, pagpalain tayo ng puong may kapal. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng isang malaking puno na mayroong mayabong na mga sanga o tulad ng butil na matahimik na lumalaki, gayon din ang paglago ng kaharian ng langit, sama-sama tayong manalangin bilang pakikibahagi natin sa papagmahal na plano ng banal na kabutihan ng Diyos. Diyos ng buhay, gawin mo nang makapagbibigay buhay ang aming buhay. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang simbahan naway patuloy na umunlad sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng kaligtasan sa mga kultura at mga pinahahalagahan sa buhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Yaong mga nasa programa ng pagpapaunlad ng ekonomiya, naway bigyang suporta ang mga magsasaka at yaong mga nagpapaunlad ng lupa. Naway alagaan at igalang ang likas na kalikasan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na kawangis ni Kristo, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at mapalakas sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at pagkalinga, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagaan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita upang maging mabunga kami lagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming iniyahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesus ang ating poong Nazareno. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sa piging na ito ating pagsaluhan ang patawad dugo ni Jesucristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon at Diyos nating lahat. Ang inuming announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 a.m. to 5 p.m. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass in service sa darating na November 2, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Pakiisa po tayo. Available na po ang mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno,